Hello mga bata! Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong leksyon ngayon? Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga tunog ng mga instrumento. Tingnan ninyo mabuti ang mga instrumento na nasa aking likuran. Nakikilala niyo ba ang mga ito? Iisa-isahin natin. Pumili tayo ng isa ngayon. Ano kaya ito? Tama! Ito ay gitara. Mamili ulit tayo ng isa. Ano kaya ito? Tama! Ito ay drums o tambol. Ano naman kaya ang instrumentong ito? Tama! Ito ay trumpet. Sa araling ito, may hahambing mo ang tunog ng iba't ibang instrumento pang musika ayon sa kanilang material at paraan ng pagtunog. Makikilala mo rin ang iba't ibang instrumento batay sa kani-kanilang kakaibang tunog. Tingnan ninyo ang mga larawan sa susunod. Tandaan na ang tunog ng isang karaniwang bagay ay maaaring lumikha lamang ng ingay. Samantala, ang isang instrumentong pangmusika ay naimbento sa layuning lumikha ng magandang tunog o makapagtugtog ng musika. Ang bawat isa ay binubuo ng mga bagay o material na nakalilikha ng kaaya-ayang tunog upang makagawa ng himig o ritmo. Kagaya na lamang ng gitarang ito. Ang gitarang ito ay binubuo ng iba't ibang material tulad ng kahoy, metal, at plastic. Lahat ng instrumento pang musika ay nakalilikha ng ritmo. Ngunit, hindi lahat ay nakalilikha ng himig o tono. Ano nga ba ang instrumentong panritmo? Ang instrumentong panritmo ay nakagagawa lamang ng mga tunog na mabilis at mabagal, o malakas at mahina. Kadalasan ay isa o dalawang uri ng tunog o tono lamang ang kanyang lilikhain na instrumentong panritmo. Ano naman kaya ang instrumentong panghimig? Ang instrumentong panghimig naman ay nakapaggagawa ng maraming tono tulad ng matataas at mabababang tono. Marami itong pinipindot na bahagi upang makakalikha ng iba't ibang tono o himig. Tingnan ninyo ang dalawang halimbawang ito. Sa aking kaliwa ay ang instrumentong panghimig. Ito ay ang organ. Sa aking kanan naman ay ang instrumentong pangritmo. Ito ay ang tambol. Dadako muna tayo sa unang pagsasanay. Isulat ang R kung ang ito ay instrumento sa larawan na pangritmo. At isulat naman ang H kung ito ay may kakayahang gumawa ng himig. Una, ito ay instrumentong harp. Ano kaya ang magiging kasagutan? Tama! Ito ay instrumentong panghimig. Ito ay nakakalikha ng maraming tono o tunog. Ang bass drum kaya? Tama! Ito ay instrumentong panritmo. Very good! Ang French horn kaya? Tama! Ito ay instrumentong panghimig. Itong organ kaya, anong klaseng instrumento ito? Tama, ito ay instrumentong panghimig. Ano naman kaya klaseng instrumento ang tambourine? Tama, ito ay instrumentong panritmo.
clarinet kaya? Tama, napakahusay. Ito ay instrumentong panghimig. Ano naman kayang instrumento ang snare drum? Tama, ito rin ay pangritmo. At ang electric guitar, anong instrumento kaya ito? Tama, ito ay instrumentong panghimig. Tandaan, ang bawat instrumento ay lumilikha ng tunog ayon sa material na bumubuo rito, tulad ng kahoy, bakal o plastik. Ang ritmo o himig nito ay ayon din sa paraan ng pagtugtog o pagpapatunog ng mga material na ito. May mga hinihipan, hinahampas, hinaalog, pinipindot o pinapagalaw ang kwerdas. Ang mga instrumentong hinihipan ay may tunog na mahangin. Ito ay nakalilikha ng himig o matataas at mabababang tono. Ang hangin ay nagmumula sa bibig ng musikero, papasok sa butas ng instrumento at dumadaloy sa iba't ibang bahagi nito. Ang mas maliliit na instrumento ay nakalilikha ng matataas na tono, samantalang ang mas malalaking instrumento ay nakalilikha ng mas mababang tono. Ang mga halimbawa ng mga instrumentong hinihipan. Una, plauta. Ito ay may mataas na tono. Pangalawa, sungay ng toro. Ito ay may katamtaman ang tono. At ang tuba, ito ay may mababa ang tono. Ang mga instrumentong may kwerdas ay may tunog na mababa at nakagiginhawa. Ito rin ay nakalilikha ng himig dahil ang iba't ibang haba at kapal ng mga kwerdas ay nagdudulot ng iba't ibang taas o baba ng tono. Ang mga kwerdas ay maaaring pitikin o kiskisin upang tumataginting at tumunog. Kapag mas maluwag o makapal ang kwerdas, ay mas mababa ang tono nito. Kapag mas unat at manipis ang kwerdas, ay mas mataas naman ang tono nito. Ang mga halimbawa nito ay violin. Ito ay mataas at matinis ang tono. Ang pangalawang halimbawa naman ay piano. Ito ay may mataas at mababang tono. Isa pang halimbawa ay baho. Ito ay may mababa at malaki ang tono. Dadako naman tayo sa mga instrumentong hinahampas o inaalog. Ito ay may tunog na maikli. Ito ay kadalasang nakalilikha lamang ng ritmo at hindi ng himig. Maaari itong tugtugin sa pamamagitan ng paghampas ng patpat o kamay. Ang iba naman ay may laman sa loob na siyang nag-uumpugan. Isa sa mga halimbawa nito ay tambol, pompyang, at maracas. Dadako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Tukuyin ang instrumentong pangmusika ayon sa paglalarawan ng tunog nito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay mahangin at mataas ang tono. A. Plauta, B. Gitara, C. Maracas. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, plauta. Pangalawa, mataas at matinis ang tono. A. Sungay ng toro, B. Violin, C. Bass drum. Tama, ang tamang sagot ay violin. Pangatlo, maikli at malakas ang tunog. A. Piano, B. Gitara, C. Tambol. Very good, letter C. Tambol. Pang-apat, mahangin at mababa ang tono. A. Tuba, B. Pompyang, C. Piano.
Very good. A. Tuba. 5. Mababa at malaki ang tono. A. Trompeta. B. Baho. C. Tambourine. Letter P. Baho. Number 6. Hindi nakalilikha ng himig. A. Harp. B. Clarinet. C. Snare drum. Very good. Snare drum. Number 7. May malaki at malakas na ritmo. A. Bass drum. B. Organ. C. Electric guitar. Tama. Letter A. Bass drum. Number 8. Nakapagpatunog ng matataas at mababang tono. A. Baho. B. Piano. C. Plauta. Very good. Piano. Number 9. May tunog na mahaba at nakagiginhawa. A. Trompeta. B. Tambol. C. Gitara. Tama. Gitara. Ngayon para sa pangatlong pagsasanay. Makinig ng tunog ng kahit anong instrumento. Magtanong-tanong sa iyong mga kakilala kung sino ang mayroong instrumentong pangmusika sa kanilang tahanan. O kaya naman, magpatugtog gamit ang cellphone. Maaari ka ring mag-improvisa ng sarili mong instrumento gamit ang mga bagay sa paligid, kagaya na pinagawa ko sa inyo noong nakaraang quarter. Ang mga boteng may iba't ibang hugis at laki na may kani-kaniyang dami ng tubig ay maaaring hipan sa butas upang makalikha ng mga tono. Ang mga kahon, lata o iba pang lalagyan ay maaaring kabitan ng kwerdas upang kalabitin o lalagyan ng maliliit na laman sa loob na upang alugin. Ang iba't ibang bagay na matigas at may patag na bahagi ay maaaring tapikin o hampasin ng patpat upang lumikha ng ritmo. At para sa huli nating pagsasanay, buuin ang talata sa ibaba. Sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Hanggang sa susunod na video. Pero bago yan, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-click na rin sa notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads. Mag-subscribe na! Salamat!